going back is not an option, guys. Makulimlim pa, hindi pa naarawan. So there's no way na gaganda yung sitwasyon ng kalsada na to. I think malapit na tayo. Good morning, oh brother. Alright, dito tayo sa Bakon Benguet. Apaka-epic tong backdrop natin, di ba? At sa Red Mountain, itong Bakon na to, isa sa mga pinaka-fascinating na bayan ng Benguet na napuntahan ko. Napapalibutan siya ng napakatatangkad na mga batong bundok. Yun yung highlights ng bayan na to. Sobrang lamig din, syempre. Expected na yan, di ba? Ito yung accommodation area nila. Yan, I think part to ng school, kaso nga lang ginawa nilang accommodation area para sa mga hikers. Actually, tinignan ko yung logbook nila. May logbook kasi dyan sa loob. Puro lahat yung pupunta ng mga yun, Mount Kabunyan. Red Rocky Mountain, mga brother. Napaka-epic talaga tong lugar na to. Ano pa kain tong Bakon na to? Moment of truth na. Time check natin, 7:38 ng umaga. Sa likod ng kabundukan na to, yun doon tayo dadaan. Naarawan na siguro sa bandang taas kasi yun lang naman yung gusto ko maarawan muna kasi umambon kahapon. Kaya eto, mataas-taas na si Haring Araw. Let's go! Grabe, walang ligo-ligo dito. Sobrang ginaw. Yung tubig nag-iyelo sa lamig. Yes sir, akyata na to, dire-diretso yan. Holy moly. What a mountain range. Ayan yung bayan ng Bakon, poblasyon. Diba, nasa tuktok siya ng hill, pero napapalibutan siya ng napakatatangkad ng mga batong bundok. Tapos meron nga palang isang biyahe mula Baguio City papunta dito. Meron silang minibus. Nag-iisang minibus. Uy, nakikita ko yung bus paakyat sa bundok. Oh. Huh, nanunuot yung lamig niya. Dito na tayo sa taas ng bundok. Kasi yung parte ng poblasyon, bababa pa kayo dun. Eh, napakatatarik din yung akyatan dyan sa mga raming kurbada. Alright, dito, naarawan na tayo. Paaraw lang tayo ng konti. Dahil sobrang lamig. At mapapansin nyo dito yung mga bahay nila. Nandun din yung mga puntod ng mga yumaong kamag-anak. Ganun yung style dito. I mean, hindi naman siguro lahat pero may nakakita kasi ako. Although hindi naman nabago sa akin yan dahil kahit sa ibang parts ng Benguet ay ganyan talaga ginagawa nila. O dun sa lupa or sa property noong Yumao. Doon din sila nililibing. Ito na yung kalsada na dadaanan natin papunta ng Ilocos Sur. Itong papunta na ito pababa. Paakyat papunta doon. Yan na yung bagong ginagawang kalsada na dudugtong mula dito sa Bakon papunta ng Alilem, Ilocos Sur. Sinilip ko ito kahapon. Kaso nga lang sobrang foggy doon sa taas. Kaya hindi ko tinuloy. Alam ko pahirapan ito, itong kalsada na ito. Dahil ang naabot ko dyan, yung unang akyatan pa lang na sementado sa may likuan. So medyo matarik yon na kurbada. Pero sa tingin ko kakayanin naman. Yun nga lang, naabisuhan ako kahapon ng mga nagtatrabaho doon na meron pang mas mahirap doon sa bandang basta sa unahan pa. Yun ang kailangan natin paghandaan dahil rough road na akyatan din yon. Papaaraw lang ako ng konti, maaga pa naman. Nung oras natin na ito, 8:05. Alright, let's go. So go na tayo. Time check, 8:14 ng umaga. Let the adventure begins.
Nervous mode na naman to. Another day, another adventure. Good morning ulit mga brother. Unang akyatan, papunta dun sa taas. Oh, holy moly. Grabe, basa pa rin yung kalsada. So, akyatin na bali natin ang mga batong bundok na to. Dito na tayo sa paanan. Let's go, so go. Partly sementado na rito, pero dito sa bandang taas, yung inaayos nilang binutas na part ng batong bundok. Ayan, no, kita natin dito. At ito na, konkreto na. Oh, best friend natin dito si Primera. El Primera, mi amigo. Shoot, ang tarik na ito. Pero napaka-epic, tignan nyo naman. Alright guys, taas na tayo. So bali ito yung akyatin nating bundok. Yun na nga, medyo basa yung kalsada rito dahil sa pag-uulan kagabi, kahapon. So far okay naman yung traction ng gulong. Bungad pa lang to. So itong daan na to pababa, papunta ito sa mga farm nila. Yung mga farm dito ako natatanaw kanina. Grabe talaga yung akyatin natin na yun, ano? Oops! So may bumaba rito kanina. So tara, punta natin. Grabe dito. Holy moly! So yan, Primera. All the way to. Eh buti sila, kabisadin nila tong daanan na to. Na tayo first time lang natin. Bako-bako. Tapos matarik. Ito, kailangan na ng magandang clearance dito. Ayun. Diyan pa lang, napakahirap na. Sabi sa akin, yung mga nagmumotor daw dyan, iniiwan yung motor dyan sa may bahay dyan. Pwede yung pag-iwanan daw ng motor. Tapos nilalakad nila papunta sa taas. Siguro yung mga turistang gustong mamasyal dyan.
Oh shit. Ah, okay, sige, sige. Sige lang, thank you. Ayan. Lahat ng mga natatanungan kong taga rito, isa lang yung sinasabi, mahirap. Loose gravel. Ayan ako. Medyo banayad pa eh. Oops. Eto na nga. Alright, sulat na dito. Hi doggy. Sorry, I just scared you. Oh, that's another dog. Baby dog. Hey puppy. Ewan ko kung anong definition ng malapit na sa itsura ng daan na to. Whew! Alright! Sobrang tarik na to. Sobrang tarik na. Ito may tindahan dito bago kayo umakyat. Sabi sa akin, marami daw namamasyal dito yung papunta ng Takadang. Ayun o. Bako-bako. Bako-bako mga brother. Muntik na tayo dyan. Dyan pa lang. Alright. Come on. Yeah. Yan. First challenge yan, mahaba-haba pa to. Check lang yung bag. Kasi parang nausog to kanina. Okay pa, matibay pa. Matibay pa. Malaking tulong dun tong bag na to kanina. Kala ko mahulog na ako pero yung puwet ko kumalang dito. Nakailang beses tayo na out balance. Alright, second challenge.
Buti na arawan na to. All right. Second challenge accomplished. Ayun na yung tuktok. Oops. I think malapit na tayo. Focus. That's not an option. Going back is not an option, guys. Kung kailangan kong mag-akay ng motor pababa. Hindi pwedeng 2x4 lang dito. Ito, pahirapan pa din pala to. Diyos mio, garapones. Yan palang pahirapan na. Unti-unti natin to. Yun. Grabe. Kita niyo yung bato niyan, lalaki. Ah. Huh. Kailangan ko lang na may makapakan para ma... Tantsa ko. Oh, basa na to. Ah. Oops. Ah, grabing lalim na bangin. Shucks. Pansinin nyo dito, basa. Madulas yan. Eh, malalaking bato. Dito ako gumewang ng todo. Punta rito.
sagasaan lang natin. Walang kukurap talaga pag mga ganyang akyatan. Walang kukurap. Ay, bababa ng konti. Tapos sakit ulit tayo dyan. Ito, ibang level din to. Basa naman. Ito, basa-basa na rito mga brother. Walang tao. Ah, dulas nga. Ah. Finally! Ah. Ito, masasabi ko nang ito na yung pinakatuktok. Kasi tanaw na natin both sides yan. So ito, part na to ng La Union, Ilocos Sur to, Sugpon. At dito yung Alilim sa part na to. Yung pababaan natin. Next challenge ito. Sabi sa akin, marami daw lubak dito. Tsaka kita nyo naman, putik-putik siya. Hindi pa natin nararating yung mahirap daw na babaan din dyan. So marami pa tayong madadaan ng mahirap dito. Alright, ito naman yung papunta ng Takadang. So wala naman na tayong papasyalang maganda dyan sa Takadang sa ngayon. Aside dun sa magandang view kasi nga taas ng bundok sila. Yung Crying Mountain kasi usually mayroong falls doon kapag ka umuulan lang. Pero mga gantong pa summer na wala, nauubusan din ng tubig. Kung meron man, tipong ano na lang, konti na lang. New adventure lies ahead. Basa na to. Dito pala umulan kagabi. Dito pala yung malakas ang ulan kagabi. Ayun o. Halatang halata. So, oh my. Kulay. Ibang level lang. Dulas na ito. Mga red soil pa naman yan. Okay, tara. New challenge. Let's go mga brother. At dito, puro gantong kalsada. Walang sementado. Ay, ay, ay. Kita niyo gano'ng katarik yung bababae natin na yan. Matarik yan mga brother. So kung basang ganito yan, so ang layo ng ikakain natin kung sakali. Grabe namang sablay itong timing ng ulan na to, no? Dandahanin na lang natin. Oops. Thank you.
Okay, tayo rito, okay. Oops. Yeah. Yeah. Nababalutan na ng putik yung gulong. Wait, 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 wait. Grabe na to, wala tayong usad na ito, mga brother. Madulas talaga siya. So combination ng akay at saka angkas. Oops. Hopefully, okay na to. Mukhang banayad na dito sa likuan eh. Oops. Hindi pa. Walang banayad sa kalsadang to. Eh, paano kung hindi lang yun yung pinakamatarik, di ba? Paano kung meron pang mas matarik yun sa unahan? Eh, mas malaking problema natin. Gapang pagbaba. Parang kumpleto rikada tong adventure na to, eh, no? I mean, kanina doon sa kabilang side ng bundok. Maba tong mga loose gravel. Dito naman na putik. Wow! Sana man lang umaraw, no? Eh, angkas ulit. Ito na naman, pababa na naman. No, no, no. Ito malala rin to. Grabe yan. Ewan ko kung kaya ko mabigyan ng hustisya sa camera. Pero solid na akyatan yan kung sakali. Basa to, hindi mahirap yan. Double whammy, basa na, mabato pa. Matarik nga. May nakikita naman akong bakas ng four wheels. Kaso nga lang, syempre four wheels yun. Wala, wala, sumasayaw talaga. Akay mode. Pero solid na adventure to, mga brother. I think wala rin naman taong pumupunta na yan rito. Kung meron man, bihira na lang. So meron akong nakikitang bakas ng gulong ng four wheels. Kaso nga lang, siguro matagal na to. 3 days, 4 days ago. Nagkakaroon na ng fog dito. Tara, tuloy natin. Ayan, basa-basa kasi. Tapos makulimlim pa, hindi pa naaarawan. So there's no way na gaganda yung sitwasyon ng kalsada na to sa ngayon. Binanggit na to sa akin kanina na mahirap nga to. Pero yun na nga, tinuloy natin. Here we go again. Here we go again.
Sarap. May signal lang smart sa blighto panahon na to. At kahit naman, at kahit din hindi maulan, mahirap pa rin talaga to. As in, literal na akyata niya na bato-bato. Kala ko pababang diretso na, hindi pala. Dito tayo magsisimula. Left side natin titirahin yan. Left side. Ito. Ayun. Let's do it! Grabe. I think halfway na tayo doon sa pagbaba. Buti nga hindi mahangin eh. Isa pang pinaproblema ko yung kanina pag mahangin. Mag-aakay ka tapos ihahangin ka, di lalo akong nadulas noon, di ba? Nadaganan ka pa ng motor. Naloko na. Dito tayo. Oops. Totoo ba to? Sementado na rito. O baka dito lang to. Diyos mio, garapon. Dito lang! Ano ba yan? Saan tayo tatalon? Either way, pwede. Buti naka-enduro tayo. Paasa. Paasa yung kalsadang yan. Ang problema niyan kung hindi pa ito yung tamang daan. Kasi wala ta sa map, mga brother. Hindi to kita sa mapa. Kaya hindi ko alam kung ito yung tamang daan o ano. Kailangan ko lang ng tubig din. Makiinom muna tayo sa mga may bahay dyan.
ano, kakalalim. Opo, red soil. Yeah. Now what? Palit muna ako ng damit. Basang-basa to ng pawis, mga brother. Kasi lalo akong nilalamig. Sobrang lamig dito. Well, obviously, naligaw tayo, mga brother. Naligaw tayo. Balik tayo kung saan tayo umakyat kanina ng matarik na red soil. May papakanan kasi doon, yung dapat ang susundin natin. Salamat nga pala sa mga brother natin dito sa bahay na to, dahil napaka-accommodating nila. Nakiinom muna ako dyan. Yun, yan, dito dapat tayo kumanan kanina, kaso dumiretso tayo. Kayang-kaya to, kahit babae natin yung ganyang basa lang, swabe lang, hindi katulad nung kanina. Mabato na nga, basa pa. Ang putik pa, lahat na ng kamalasan sa kalsada. Nandun sa pababa na kalsada na yun. Mabilis na tayo makiyat to. Kahit bako-bako pa yan. Uy, sementado na. Hello? Hello? Umaambon na, mga brother. Umaambon na naman. Ayun, tuyo na. Tuyo na! Oh my lord! This is a good progress now! Good progress! Whew. Oops, dalawang kalsada. Where should we be going? Actually, tatlong kalsada. Tantsahan na lang to. Tara, sundan natin to. Tansyahan na lang. Oops. Woo! Yeah, boy, come on. Wala yung panis yan. Ah.
Ito na naman. Diba nga natin sigurado nung una eh kung yun na yung tamang lilikuan eh. Dito meron na naman sa taas. Wala tayong matatanungan eh kahit isa dito eh. Subukan natin diretsuhin. May matatanungan ba ako dyan? Anyone? Ito meron na naman. Meron na naman dito. Ngayon lang ako nagbahala na. Pero wala tayong choice kasi gabihin tayo at ulanin dito. We need to keep moving forward. Bad trip naman tong ulan na to. I think umulan na dito kanina. Buti hindi tayo sa taas inulan. Basa na yung kalsada. Ang dulas na nito, nabasa na. Bumaba na tayo dahil si Boy sayaw na tayo dyan. Magchat-chat-chat tayo dito pagbaba. Hindi oras. Kaya magtatanggo tayo. Mag-aakay akong di oras dito mga brother. Ay hindi. Sementado pala, okay. Pero dahil basa na, ay mas tricky na to. Walang yan, basa brother. Seryoso to. When it rains, it pours talaga. Yan ang kwento ng rides natin na to. Kompleto Ricardo. May mga pine trees na nandito ah. What's up? What's up, what's up? Pine trees? Super foggy na. At meron pang sprinkler! Ah! Alam mo, hindi ko natuloy kita yung ganda ng kapaligiran dito. I think hindi ko na-videoan kanina yung na-disgrasyang Pajero dun sa tire path na wala ng preno tapos nahulog sa bangin. Tapos hinatak nila, nandun ngayon yung nakastuck sa gilid. Sira-sira yung harap tsaka yung hood. Matarik kasi yung tire path na yun mga brother, hindi ko lang na-videoan talaga. Ito na, tanaw ko na yung barangay Kayapa. Ayun, Kayapa National High School. Diyag pa Iloco Sur nung? Ito ba? Thank you. Hi guys, pababa na tayo papunta ng Alilem, Iloco Sur. Galing dito sa Kayapa, Bacon, Benguet. Sementado na yung binababaan ko simula dun sa barangay Kayapa. Yan, so hayahay na I think mula dito hanggang sa Alilem. Malamit na tayo sa Alilem. So anyway, ayan, nagsisidatingan ang aking order. Check-check na tayo. Actually, kahit sa taas kanina, eh, meron din namang signal ng cellphone. Kaya medyo kampante ako na kung sakaling may stranded man tayo or kung ano man, eh, makakatawag pa rin ako for assistance. Kumuha naman ako ng contact number. Kinuha ko yung contact number dun sa Bacon. Mga contact numbers dito sa malapit. Alilem, kumuha rin ako. By the way guys, pag nagra-rides kayo, isang tip ko sa inyo to. Kumuha kayo lagi ng contact numbers sa mga police station, mga police assistants nila, sa barangay, or makirelay sa kanila kung kailangan ng rescue. Isa yan sa mga preparation na ginagawa ko. Advantage nitong lugar na to kasi nga mayroong signal kahit sa taas kanina. Doon sa daan na hindi madaanan ng sasakyan, may signal doon actually. Yung nag-aakay ako ng motor, mayroong signal doon. Anyway, banda rito, hindi umulan. Kita nyo, dry na dry. Actually, mula dun sa babaan nung barangay Kayapa, super dry yung daan. Parang ganito lang din. Wala. At saka dyan, may araw nga. Ayan, oh. Maaraw. Pero dun sa bundok na dinaanan natin kanina, yun ang inulan.
Bago mag-barangay kaya pa, doon ang inulan mga brother. Kahit nandun na tayo sa tire path kanina o kaya sa sementadong kalsada, talagang basang-basa. Nakakatakot pa rin yun. Hey mga brother, tanong ko na yung flat area dito sa Alilim, Ilocos Sur. At medyo mainit na. Uminit na dito. Napakalamig yung sa taas kanina. Transition tayo ng malamig papunta ng mainit na klima. Patag na tayo mga brother. Patag na to. Papicture lang tayo dito sa munisipyo ng Alilim. Picture tayo sa harap. Magpapaalam na muna ako pansamantala. Dito sa Alilim, Ilocos Sur, ito yung last na bayan. O ito yung bayan na kailangan natin tumbukin kasi sa ruta na itong ginawa ko from Bacon to Alilim, Ilocos Sur. Pero mag-overnight tayo sa Tagudin. Please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure.